Eh, marami nagtatanong paano ba daw babaguhin ang takbo ng kanyang buhay. Alam mo, ang takbo ng buhay mo ay hindi lang basta tadhana o destiny tinatawag. Na parang nakahanda na yan. Hindi ganun. Sa totoo lang, ang destiny mo ay kaya mong baguhin o kaya mong i-tweak na tinatawag, no? Sa pagbabago ng apat na P ng iyong buhay. Ano ba yung apat na yun? Well, una, yung unang P na tinatawag, yan ay tinatawag na pag-uugali. Ano ba yung pag-uugali? Alam mo na yan eh. Yung attitude mo. Diba? Yung lagi mo ginagawa. Kasi kung ang pag-uugali mo ay magaspang, magaspang din ang magiging buhay mo. Sigurado yan. Pero kung ang attitude mo sa lahat ng bagay ay positibo, na may hope na tinatawag, no? Na umaasa ka na lahat yan ay magagawa ng maayos na paraan, tsak yan, yung buhay mo rin o yung takbo ng buhay mo ay pwedeng magbago. So for example, kung may nangyaring hindi maganda sa eskwela, nung araw pa, di ba? Madalas ang nangyayari, binibitbit natin yan hanggang sa ngayon. At yan ay pumapasok sa buhay natin sa pang-araw-araw. Na, for example, nagkaroon ka ng matinding breakup, pati yan, nadadala mo sa trabaho. O diba? So yun, nadala mo sa trabaho yan, malamang, mainit ang ulo mo, o lagi kang tulala. Diba? O lagi kang balisa, hindi ka makafocus sa work mo, ano mangyayari? Diba? Makikita ng boss mo yan at ng iyong mga kasamahan. Eventually, it affects your job. So yun, ano mangyayari? Tanggal. Tapos sasabihin mo, ang malas ko naman, hindi. Kasi yung attitude mo, ang dapat mong baguhin. Kumbaga, ihiwalay mo ang mga pangyayari sa buhay mo, most especially the negative ones, doon sa pwede mangyari bukas, hindi yan ang magtatakda, diba, na iyong kinabukasan. Hindi. Ang magtatakda na kinabukasan mo ay yung reaction mo o yung attitude mo towards a situation, towards things, towards others, and most especially towards yourself. Okay? So dapat ang pag-ugali, yung attitude mo, baguhin din, diba? Okay, number two na P, yung tinatawag natin na pananaw. Ang pananaw ay isang outlook na tinatawag sa Ingles, no? Ang pananaw mo, doon ka nakatutok. Kaya nga pananaw eh, no? Nakatingin ka sa malayo, nakatingin ka sa future mo. So kung ang pananaw mo sa sarili mo ay, pinanganak na akong ganito. So, I will end up like this. Ito na rin ang mangyayari sa akin. Ay, sa umpisa pala talo ka na. Diba? Kasi yung outlook mo, talo eh. Diba? Hindi. Alam mo, bawat isang tao sa atin, pinanganak yan, pantay-pantay. Sasabihin, hindi, pinanganak sa mayaman, pinanganak sa mahirap. Hindi ganun. Lahat ay pinanganak, period. Pero, habang lumalaki tayo, may kanya-kanyang oportunidad. Kaya nga, diba, yung mga magulang, yung mga mabubuting magulang, talagang magpupursige sila para bigyan ka ng edukasyon. Dahil para sa kanila, yan lang ipapamana nila sa'yo. Dahil kung marunong ka na sa hamon ng buhay, sa akademiya, o sa akadim, o sa eskwelahan, o kahit saan man, tsak yan, ikay may bit-bit na, di ba, na isang bagay o mga bagay na pwede magpalago ng buhay mo. Di ba? Kasi ang outlook nila ay yan ang magbabago ng takbo ng buhay nyo. Okay, so which means, kung ang pananaw mo ay hopeful ka, at ang pananaw mo ay lahat pwede magbago, at lahat ay mapapabuti, then that will also affect your attitude towards life, and tsak yan, you're on your way. Number three, yung mindset na tinatawag, or yung sa P, psyche, or pag-iisip, okay, para pasok sa P. Yung P na yan, yung ikatlong P na yan, ay halos nakadikit yan sa outlook mo at sa attitude mo o sa pananaw at pag-uugali, no? Alam mo, ang iyong pag-iisip, huwag mo naman sabihin na hindi ka nag-iisip. Araw-araw, pag may problema ka lang yata nag-iisip. Hindi. Alam mo,
pag nakaset na yan sa utak mo, ang gagawin mo, ang reaction mo sa mga bagay-bagay sa buhay mo, yan ang magdidikta ng anong gagawin mo kinabukasan at sa mga susunod na araw. So for example, kung ang mindset ko ay dapat positibo ako sa lahat ng bagay, ididikit mo yun sa pananaw mo, di ba? Tsaka sa pag-uugali. Pasok na pasok po yan. So which means, lahat ng reaction mo, lahat ng gagawin mo, ay sunod-sunod na rin. Yan ang magdidikta nito. And another example, kung may nangyaring maganda sa buhay ko, ngayon, araw na to, ang mindset ko, kukunin ko yung magandang nangyari sa buhay ko at gagawin ko inspirasyon. Aba, yan ang magdidikta para mas magpatuloy ang mga magagandang mangyayari sa'yo. Okay? Ano naman yung ika-apat? Ang ika-apat ay tinatawag natin pagdarasal. Sabihin na, ito na naman si Tito H. Lagi na lang may pagdarasal, lagi na lang may pananampalataya. Of course! Kasi kung hindi natin babaguhin ang ating buhay na parang nagdidepende lang tayo sa sarili natin, nako, sigurado, palpak. Bakit? Walang guidance eh. Walang spiritual intervention. Hindi ba? Sabi nila, hindi, i-raise ko na lang sa universe yan. Sandali, sino ba gumawa ng universe? Hindi ba ang Diyos? Doon tayo magdarasal, hindi sa universe tayo aasa. Di ba? Dahil ang Panginoon, yan ang pinanggagalingan ng lahat ng ating biyaya. Ultimo yung utak natin. Sasabihin ng iba, ay hindi, kaya ko na to, kaya ko na to. Eh kaya nga lang yun, sumasabit eh. Hindi ba? Pag bagsak na ang isang tao, doon lang siya babalik sa Panginoon. Mali, sa una pa lang, ang babaguhin natin is that we have to always depend on God. That's why we need prayers. Di ba? Ngayon, ano ba babaguhin? Lagi naman ako nagdadasal. Oh, hey, baka naman ako lang baguhin eh, yung prayer. Eh, meron ako isang ginawang video tukol sa four attitudes na dapat meron ka in prayer, no? Pero siguro itakel muna natin. How do you pray ba? Paano ba? Eh siguro, baka kailangan baguhin dun. Eh yung intention sa prayer mo. Kasi kung ang intention mo lagi ay para ikay yumaman, para dumami yung pera mo, hindi ho ganyan ang buhay. Kailangan ang intention mo ay magamit mo ang sarili mo para meron kang matulungan. Yun ang pinaka-basic. Kasi kung ang purpose mo sa buhay mo ay mag-aral lang, ay magtrabaho lang, ay magkamal na maraming pera, wala pong mangyayari sa inyo. Sinisigurado ko sa inyo, ang destiny nyo, ang future nyo ay mababaw. At malungkot ka lang. Kasi maraming tao dyan eh, sobrang yaman. Pero sa kanilang, kumbaga at the end of their life, no? Doon sa dulo na kanilang buhay, eh parang hindi sila fulfilled. Parang walang nangyari. Pero, kung may purpose ka, at kasama yan sa intention mo sa pagdarasal mo, then tsak, ang ibibigay ng Panginoon sa'yo ay siksik, liglig at umaapaw. Sure na sure po yan. So what should we change in our prayer? What we should change is, number one, our intention. Number two is maybe how we expect God to bless us. And you know, you should be, ang attitude po natin ay be hopeful that God will really bless us so much so we can bless others. Yung pong baguhin natin, yung ating pananaw at yung ating purpose in praying. And when we change these four things, ito apat na bagay na ito, ay tinitiyak po sa inyo, ay ang dulo po nito, ang future nyo po, ay very fulfilled, very joyful, at hindi lang happy, joyful para tuloy-tuloy. At check po yan, yung absolute na regalo ng Panginoon sa atin ay makukuha natin. And I will pray that those who are watching this video will be able to achieve this. Okay po yan? God bless to you.